Magandang araw mga kayanita! Tunghayan po natin ang part 12 at last episode ng ating kwento na pinamagatang Mahal Kita Noon at Ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malungkot na nagsalita ang doktor sa harapan ni na Mika at Aling Belen. Sumabog on the spot ang puso niya. Sabi ng doktor, "I'm very sorry." Maagang nagwakas ang buhay ni Diana. At iyon ay kapalarang hindi iginuhit ang tadhana. Kundi siya na rin mismo ang lumikha. Nabuhay siya sa galit. Nagtanim ng ngit-ngit sa mga taong hindi naman niya dapat ituring na kalaban o kaagaw. Gaya ni Mika. Kung natutunan lamang niya marahil, tanggapin bilang kapatid si Mika. Sana ay hindi nangyari ang lahat. Sana ay masaya sila, silang tatlo ng daddy nila. Mali kasi ang pagpapalaki dito ni Stella, kaya't nabuhay sa maling landa si Diana. Ang nakakapanghinayang na si Diana. May galit man siya sa dibdib para sa kapatid. Ngunit may ilang butil din ang luhang naghanap ng daan sa mga mata ni Mika. Nang makita niya ang kalunos-lunos na nangyari sa katawan ng kapatid. Tinitigan niya ito bago ito tinakpan ng puting kumot. At kahit hindi siya tinanggap nito bilang kapatid, may dugong nananalaytay sa mga ugat nila na magkapareho. Sa kauna-unahan at kahuli-hulihan na rin pagkakataon, niyakap ni Mika ang wala ng buhay na kapatid. "Diana, kung minahal mo lang ako, kung minahal mo lang sana ako, sana ay hindi nangyari sa atin ang ganito. Hindi ako maramot, Diana. Gusto kitang mahalin. Ikaw lang ang siyang pilit na naglalayo sa sarili mo para mahalin kita. Matagal na kitang gustong yakapin ng ganito. Pero maramot ka. Hindi mo ibinigay sa akin ang kaunting pagmamahal na hinihingi ko. Sa halip, tinuruan mo akong kamuhian ka dahil inagaw mo ang nag-iisang lalaking minamahal ko." Naluluhang sabi ni Mika sa bangkay ng kapatid. "Ah, kung sana ay naririnig pa ni Diana ang lahat. Kung sana ay may pagkakataon pa itong itama ang mga mali nito. Pero huli na ang lahat. Pinatatawad na kita. Nasaan ka man ngayon?" Tahimik na sabi ni Mika habang tinitingnan ang pagtalukbong ng puting kumot sa kapatid. "Paalam, Diana." Wika ni Mika sa malungkot na tinig. "Halika na, Mika." Tahimik na sigurot si Diana. Yaya sa kanya ni Aling Belen. "Kailangang malaman ito ni Henry," sabi ng matanda. "Si Henry, paano nga kaya niyang tatanggapin ang pagkawala ni Diana?" Walang luha, isang anyong blanco, ekspresyong mahirap kuruin ang nakita ni Mika sa mukha ni Henry habang pinagmamasdan ang bangkay ng asawa. Karga ang tatlong taong gulang na anak nila ni Diana. Tahimik at mahinahong tinanggap ni Henry ang pagkawala ng ina ng kanyang anak. Siguro nga ay hindi minahal ni Henry si Diana. Siguro nga ay ako lang ang minahal niya mula noon hanggang ngayon. Sabi sa isip ni Mika na nakamasidlang mula sa dikalayuan sa burol ng kapatid. Matapos ang libing ni Diana ay hindi na sila nakita pa ni Henry. Ang huli niyang balita ay umuwi ito sa probinsya kasama ang anak nito. Wala nang Glenn sa buhay niya. Wala na rin Diana sa buhay ni Henry. Ngunit pakiramdam ni Mika ay tuluyan ng pinutol ni Henry ang taling nag-uugnay sa kanila. Handa na siyang kalimutan nito ng tuluyan. Gayun din ang masasalimuot at malulungkot na pangyayaring naganap sa pag-iibigan nilang dalawa. "Sayang, Daddy." Malungkot na pagbabalik tanong ni Mika habang kausap ang ama na siya na ang personal na nag-aasikaso. "Ang dami naming pangarap ni Henry noon. Doon sa lugar na kinalakihan namin. Nag-iigib lang kami noon ng tubig na ipampapaligo at inumin. Si Henry ang taga-igib namin ni Nanay. Tagapagtanggol ko rin siya kapag may lumoloko o umaaway sa akin. Sayang,
dapat ay maligaya kami ngayong nabubuhay bilang mag-asawa. At kung minsan, ay gusto niyang pagsisihan ang pagkapisa niya sa poder ng daddy niya. Maraming gulong doon nag-ugat. Unang-una na ang pagkawala sa kanya ni Henry. Lumipas ang mga buwan. Kahit wala na siyang naririnig na balita bukod kay Henry, ay hindi pa rin ito tuluyang nabubura sa isip niya. Ang katotohanang mahal pa rin niya ang lalaki ay parang alinong nakasunod sa kanya saan man siya magpunta. Siya kaya ay mahal na kaya itong iba? Isang tanong na nagkaroon ng kasagutan nang minsan mag-interview siya ng ilang aplikante para sa pabrika. Nagulat siya nang makita ang pangalan ni Henry na kabilang sa mga aplikante. At nanlaki ang mga mata nito nang makilala siya. Tunay ka Henry. Anyaya niya rito nang matigilan ito at atubili na pumasok sa loob ng opisina niya. Ikaw ang susunod i-interviewin ko, hindi ba? Sabi ni Mika. Hindi bali na lang Mika. Sa iba na lang ako mag-a-apply. Huwag Henry, nandito ka na eh. Malay mo, isa ka sa tanggapin ko. Sabi ulit ni Mika. Hindi bali na lang, salamat na lang. Mag-a-apply na lang ulit ako sa iba. Bakit Henry, galit ka ba sa akin? Tanong niya dito. Ako ang nanliliit sa'yo. Saka ikaw na din ang may sabing putulin ko na ang taling nag-uugnay sa ating dalawa, hindi ba? Sabi ulit ni Henry. Hindi naman nakaimik si Mika. At bago pa siya makahuma, ay palabas na ng opisina niya si Henry. Henry, sandali! Pigil ni Mika dito. Ngunit para itong walang narinig. Napasandal na lamang sa swivel chair niya si Mika. Hindi niya masisisi ang lalaki. Minsan kumatok na muli ito sa puso niya, ngunit tinanggihan niya at pinagsarhan niya ng pinto ng kanyang puso. Ngayon ay ayaw na muli nitong kumatok. May sakit ang anak niya. Iyon ang balita ko. Kailangan daw maoperahan. Pagkukwento sa kanya ni Aling Belen na si Henry ang tinutukoy. Nahabag ang kalooban ni Mika. Bakit hindi siya humihingi ng tulong sa amin ni Daddy? Eh hindi naman ibang tao sa akin yung bata. Pamangkin ko ho siya, sabi ni Mika. Ewan ko ba sa taong iyon Mika, sabi naman ni Aling Belen. Nag-apply siya ng trabaho ng isang araw sa pabrikang iniwan sa akin ni Glenn. Pero nang malaman niya na ako ang may-ari ay umalis ka agad siya, sabi ulit ni Mika. Ang inaalala ko lang ay ang kalagayan ng bata Mika, sabi ni Aling Belen. Saan ho ba siya nakatira ngayon? Hindi ko alam. Ewan ko kung doon pa sa lumang bahay sa kanilang lugar. Pero nabalitaan kong ibinenta ni Henry iyon para sa operasyon ng kanyang anak. Pupuntahan ko siya Aling Belen, sabi ni Mika sa matanda. Ngayon, kailangan ni Henry ang tulong at karamay. Hindi siya basta uupo na lang at manunood. Aabutan niya ito ng kanyang mga kamay. Kung hihingin nga lamang nito, pati ang puso niya, ay hindi na rin siya magdadalawang isip na ibigay pati iyon. Ang puso niya, na dati namang ito ang nagmamay-ari. Inabutan niya nag-iimpake ng mga gamit ang mag-amang Henry at ang anak nito. Bakit ka napadpa dito? Maangpang tanong ni Henry nang makita siya sa may pinto. Saan kayo pupuntang mag-ama? Balik tanong ni Mika. Hindi na sa amin ang bahay na ito. Ipinagbili ko na. Malungkot na sagot ni Henry. Dahil may sakit ang anak mo at kailangang maoperahan? Tanong ulit ni Mika. Hindi naman umimik si Henry. Bakit hindi mo tinanggap ang trabaho sa pabrika? Gayong kailangan mo pala ng hanap buhay para sa anak mo. Sabi ni Mika dito. Magkikita lang tayo palagi at masasaktan lang ako. Sabi ni Henry. Bakit ka naman masasaktan? Tanong ni Mika. Hindi sinagot ni Henry ang tanong niya. Sa halip, tinanong din ito si Mika. Bakit ka nagpunta rito? Sabi ni Henry. May sakit ang pamangkin ko, pero hindi ka man lang humihingi ng tulong sa akin. Bakit? Para magmukha lang akong lalong maliit sa panangin mo? Hindi, Mika. Sa ibang tao na lang ako hihingi ng tulong, kaysa sa'yo, sabi ni Henry.
Dati naman, kahit noong maliliit pa tayo, ay tayo na ang nagdadamayan. Hindi ba, Henry? Ngayon ba, ay ayaw mong tulungan kita? Tanong ni Mika dito. Dati iyon, noong ako pa, ang lalaking nakaluklok sa puso mo. Sabi ni Henry, ikaw pa naman ah. Hanggang ngayon, Henry. Humakbang si Mika palapit sa lalaki. Tinitigan siya nito, isang titig na nananantya. Nagpakasal ka sa ibang lalaki, sabi ni Henry. Hindi ko siya minahal, Henry. Oo, nagmahalaga siya sa akin. Pero hindi ko siya minahal ng tulad ng sayo. May sakit siya. Umamot lang ng konting pagmamahal at kalinga mula sa akin. Pero alam niya nang pakasal ako sa kanya ay ikaw ang mahal ko, sabi ni Mika dito. Nakita ni Mika ang mga luhang na maybay sa pisngi ni Henry. Ang dami nang nangyari, Mika. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Ang pagmamahal ko sa'yo. Alam iyon ng Diyos, sabi ni Henry. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa'yo, Henry. Bakit ba pahihirapan pa nila ang kanilang mga damdamin? Kung gano'n naman palang sila pa rin ang nakaukit sa puso ng isa't isa. Kalimutan na natin ang lahat, Henry. Magsimula tayong muli sa umpisa. Tutulungan kitang palakihin ang naiwang alaala ni Diana. Magiging maligaya tayo bilang isang pamilya, sabi ni Mika. Nang magyakap ang dalawa at muling magniig ang mga labi nila. Hudyat na iyon na muling pag-iisahin ang kanilang mga katawan, puso at kaluluwa. Ngayon ay wala na nga hadlang sa kaligayahan nila. Wala na. At sisimulan nila ang pag-iisa sa pamamagitan ng pagpapakasal. Pagkalipas ng isang taon, pagkababang luksa ni Diana, ay nagplano na sina Mika at Henry para sa kanilang kasal. Isang engrande at magarbong kasal ang idinao sa isang resort na napili nilang pagdausan ng isang importanteng pangyayari sa kanilang buhay. Tuwang-tuwa ang lahat sa naganap na okasyon, lalong-lalo na si Louie na walang pagsidla ng kagalakan habang akay nito ang 4 na taong gulang na si Sofia. Na siyang ring bearer sa kasalang Daddy Henry at Mami Mika niya. At pagkalipas pa ng 1 taon, ay nasundan si Sofia ng isang malusog at poging si Matthew. Napuno ng mga halakhak, ang bahay na noon ay pinapangarap ni Glenn na mangyari. Napapaiyak na naalaala ni Mika ang asawa. Doon sila tumira ni na Henry sa bahay na ibinigay sa kanya ni Glenn, kasama ang dalawa nilang mababait at makukulit na sina Matthew at Sofia. Nagkaroon man ng napakaraming pagsubok, problema, at mga balakid sa pag-iibigan na Henry at Mika. Hindi naman ito naging hadlang upang sila ay muling lumigaya, kapiling ang dalawa nilang anak. Sa ngayon, ay masaya at mapayapa nang nabubuhay ang mag-anak, kasama ang kanilang mga anak at ang daddy Louie ni Mika. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil nagkaroon pa rin ng katuparan ang naudlot nilang pag-ibig. Nagtiis man sina Mika at Henry ng mahabang panahon, naging sulit naman ito dahil sila pa rin nagkatuluyan at magsasama bilang mag-asawa habang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Mika at Henry. Sana isamahan niyo po muli ako sa kasunod pang mga kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone!